Hey, what's up guys? Itong video na to ay i-review natin yung ilo-launch pad ng Binance, which is ang pangalan po ay League of Kingdoms. So ito po guys ay play to earn NFT at ito ay guys gaming. So nasa IGO ito yata ng Binance. So before tayo mag-start, kay sa mga mahilig po sa play to earn, yan, ito po ay bago at ilo-launch pa lang po, gagamitin po nila yung launch pad ng Binance. Kung interesado ka na malaman kung paano ito at ano yung magiging, kumbaga, good news nito, panoorin mo yung video na to hanggang sa dulo. At i-review natin to, and then ituturo ko sa inyo kung paano i-take advantage kapag merong launchpad po kay Binance. Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na po yung like. I-share nyo to sa mga kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. So, wag na nating patagalin pa. Let's go! So, guys, itong League of Kingdoms ay ilo-launch ngayon po or meron silang launch, ilo-launch pad ng Binance po yung League of Kingdoms. So, dito makikita po natin, available na po siya sa App Store at available na po ito sa Play Store. Meron na po yung laro na to. So, ito po ay merong free at meron ding paid. Pero, ang maganda dyan, huwag natin tingnan. Kung mahilig kayo maglaro, you can play now, guys. Pwede na po tayo maglaro dito. Dito po sa League of Kingdoms. Ang maganda nito ay inilaunch nila yung cryptocurrency nila. Okay? So, dito pwede po tayo mag-claim ng land using NFT. Ayan, so at ang maganda pa nito guys ay marami silang mga games katulad niyan. Plus meron silang governance token na ang pangalan po ay Loka. Okay? So ito 'yon. So ito yung ilo-launch naman dito po sa Binance. So League of Kingdoms ilo-launch po nila yung cryptocurrency na to na ang worth niya ngayon is okay, so hindi pa wala pa siya, hindi pa siya available. After 8 days pa bago siya maging available dito sa or 7 days okay, magiging available na po siya dito po sa Binance mismo. Okay, so mabibili na po natin yung cryptocurrency na yan. Pero mamaya, malalaman natin kung ano ba yung advantage kapag before sila maging live dito po sa Binance ay meron po silang launchpad. So ang gagawin mo dito, okay, so ang worth ng isang Luka ngayon is 0.16 US dollar. Yan, pero ang ino-offer nila para sa launchpad is 25 million na Loka. Bawat isa, okay, yung maximum na makukuha niya dito po sa per share na may kukumit nila, 15,000 USD or 93,750. Yan na po yung hard cap per user. Yan ba yung pinakamalaki na? So, ang mangyayari ganito, kailangan nyo po ay bumili po kayo ng BNB dito po sa Binance. Kung wala pa kayong BNB, bibili kayo. Kung meron na kayong BNB, hintayin nyo lang po ng 7, ito mismo yung timer nila. Once nag-start na, pwede po nating i-commit. Okay? Makukompute po yung pwede nating i-commit dito at makakakuha po tayo ng Loka. Okay, Loka po yung magiging parang incentive natin pag nag-launchpad po tayo dito. Okay, so abangan natin to guys, okay? Itong League of Kingdom. At maganda naman po yung games nito. Okay, sa mahilig po sa gaming, ay pwede nyo na pong i-take advantage to. So, ang first thing na gagawin nyo, by the way, kung wala pa kayong Binance account, mag-create muna kayo ng Binance account. Kapag meron na, para makabili kayo ng BNB dito, kailangan mag-deposit. Pero pwede po tayong bumili dito gamit po yung P2P. Pwede na tayong direktang bumili ng BNB dito. Okay? So, dito sa P2P ng Binance, pero kailangan po ma-verify muna yung account nyo para makabili kayo dito. So, dapat po fully verified po kayo para makabili po kayo ng any cryptocurrency po dito po sa Binance. So, dito guys, pwede na kayong bumili direkta ng BNB. So, gamitin po natin yung PHP. Pwede na tayong direktang bumili dito guys ng BNB kung wala pa kayong BNB. So, liba, PHP to. So, pwede na tayong bumili. Makakabili na tayo ng BNB mismo. Yan, dito may mga nagbebenta na po yan ng BNB. Yan, so si Crypto Prince, pwede po yung GCash. So GCash, napakadali po yung way para ay yung paraan para bumili dito. So ilalagay mo lang po yung GCash nyo and then pwede na kayong bumili. Okay? O kaya, pwede rin po dito,
Kung USDT muna yung bibilhin nyo dito, and then from here, pwede nyo na pong i-convert. Okay, convert nyo from BNB or from USDT papunta po sa BNB. Or pwede nyo pong i-trade sa spot trade. Makakabili po kayo ng BNB po doon. And then, kapag after yung timer na yon ay nag-start na, pwede nyo na pong i-commit kung magkano po yung pwedeng i-commit nyo na BNB, and then you will receive yung LOCA. So, itong LOCA na to, I think maganda yung potential nito. Tamang-tama ngayon yan sa Metaverse, sa tamang-tama yan, at saka yung mga, yung Web3. Okay, sakto-sakto to itong mga play-to-earn na to, na kung saan pwede nating i-take advantage. Alright, so pwede nyo na pong i-check dito sa yung Launchpad, click nyo lang po yan, and then pwede nyo pong i-check dito yung Launchpad. Yan, para makita nyo pala yung Launchpad, click nyo yan, and then nandito na po yun, guys. Okay, Binance Token Launch Platform. Okay, merong current fund. Buy and earn new tokens directly on Binance. Ito na nga yun. Ito mismo yung League of Kingdoms. So, LOCA is, ang worth nyo yun is 0.16 sa bawat isang LOCA. Depende, guys, kung magkano yung magiging share nyo. Okay, so, i-divide yan. Once na natapos po yan, within 24 hours, makikita nyo na po dito mismo sa spot nyo yung share nyo na i-commit nyo na BNB nyo. So, ang magiging parang profit nyo is yung LOCA mismo. I-check nyo dito sa fiat and spot nyo, and then makikita nyo na po siya dito. Okay, after 24 hours, di ba, merong timer. Nag-commit po kayo. After 24 hours, then you will receive yung LOCA na yon. So, yung LOCA na yan, eh, it's up to you guys, ha, kung gusto nyo pong i-hold. Maganda naman yan. Maganda yung potential nitong laro na to. So, if you want to check pala, guys, yung kanilang mismong dito, punta, pwede nyo i-check dito sa CoinMarketCap yung mga kailangan yung information, kung makikita nyo ba maganda siya. So, dito po yung kanilang website, leagueofkingdoms.com. Yung community nila, meron silang Twitter. So, click natin sa Twitter nila. So, meron na silang 21,000 followers sa kanilang Twitter. Okay, ito yung world's first blockchain na MMORTS gaming. You can own your own land and build a great kingdom. So, pwede po yan. So, mahilig kayo sa maglaro, you can start now to. At meron na rin, meron silang Telegram at meron din silang Discord account. Okay? So, pwede nyo pong i-check. Nandito na rin po dito sa CoinMarketCap. So, makikita nyo. At saka yung white paper po nila kung paano laruin, kung paano yung future, yung present, and then yung past niya, pwede nyo pong i-check dito sa kanilang white paper. Papakita ko sa inyo. So, ito po yung white paper nila. Ipapakita ko sa inyo yung advantage nito. So, makikita nyo dito, guys, yung growth. Yan. So, nung December, umabot na po ng 80,000 yung naglalaro. Nag-start lang yan nung July, which is 4,000 lang, pero ngayon 80,000 na. At ito po yung pinapakita nilang magandang advantage niya. Okay? Average revenue per paying users is $122.5. Yan po yung average based sa kanilang metrics. At compared dun sa RPG, which is $60 lang, yung parang yung benchmark nila. So, titingnan nyo dyan kung maganda yung maraming player, and then maganda yung payout, eh, maganda po itong i-hold na cryptocurrency. Kakailanganin nila yan, and then magagamit po natin yan kung mahilig din po kayo maglaro sa ganitong play to earn. So, yan po yung nakita ko na maganda sa League of Kingdoms. Okay, so you can read itong white paper po nila. Okay, so, ito nga. League is the first 4X MMO strategy game and one of the fastest growing blockchain MMO games in the world. Yan, makikita po niyo po yan. Pwede niyo pong panoorin sa YouTube. Meron din na rin sila. Yung parang kung nila yung paano laruin yung League of Kingdoms na yan. So, ito yon. You can build. Pwede kayong mag-farm. Pwede kayong mag-guild and may battle. Yan po yung League of Kingdoms. Ito po yung itong may re-review ko ngayon. Ito lang yung information na meron pa. Okay, so before sila mag-start, pwede na po tayong mag-start sa bumilang BNB. At kapag okay na yung i-commit natin sa BNB, pwede na nating i-commit yung ating BNB and you will earn LOCA. So if you have questions, guys, feel free na mag-comment kayo dyan sa comment box. Kung nagustuhan nyo yung video na to at nagustuhan nyo itong laro na to, okay lang ba, guys? Patype naman sa comment box yung League of Kingdoms and pakihit na rin po
yung like. Once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.